Hi mga kabalabog, this is Sir Jay, ang bubulabog sa inyong newsfeed, and welcome back to our channel! Yay! Charot! May charot lagi sa dulo. Today, we'll be doing an unboxing video or vlog ng nabili kong table from Lazada. So wait, papakita ko lang sa inyo. So yung table na yan, yung nabili ko sa Lazada. And bubuuhin natin siya. Okay, and then I'll just provide the link para dun sa mga gustong bumili. Kasi kailangan ko nang palitan yung aking table. So ito kasi yung setup ko sa Bulabog Nights. Ayan. Maayos naman yung table na gamit ko. Kaso nga lang, hindi siya talaga table for working station. Isa siyang couples dining set. Ayan, dining table. Ayan, duma na rin yung chair ko. Papalitan ko na rin yan. So darating na rin yung upo ang in order ko. I'll do a separate unboxing of that. Okay. So, yan yung papalitan natin. Tsaka notice, nasa baba yung ating printer. Kawawa naman. Yan. So, kailangan ko siyang palitan kasi gusto na rin itong gamitin ni Mother. Gusto nang gamitin ni Mudra itong lamesang to. Ngayon yung mga nakalaman ko, namatay na rin. Oh no! Hindi talaga ako, ano. Wala talaga akong green-thumbed. So yun na nga guys, kailangan ko lang siyang buhin, tapos yun, set up natin later. Kasi magbubulabog next din ako later eh. So kailangan natin siyang buhin at baka mahirapan tayo. Pag nahirapan tayo, patay na. At the same time, tingnan ko rin kung kompleto yung kanyang parts. Hopefully walang problema. Most of the time na bumibili ako sa Lazada, wala namang problema. So hopefully, wala maging problema yung ating order na desk from RTY desk. Ayan, just have to build that. I'll put it away muna, yung camera. Bubuhin ko muna yon, tapos itatabi ko tong camera. So panoorin niyo muna akong buhin siya, and then later pakita ko kung paano ko siya aayusin, lalo na yung setup ng aking Bulabog Nights. So namatapos ko siya kasi mamaya meron na akong Bulabog Nights. So yan muna mga kabulabog, stay tuned! So guys, yun, tapos na nga tayo sa pag-aayos ng ating table. Hindi na masyado na video, nag-o-over na yung ating memory. Napupuno na yung ating memory. Full na daw siya. So,
Hindi ko na na-video na masyado. But anyway, nakita nyo naman yung ginagawa ko. Yung binubuo ko siya. Ito na yung ating table. Gusto makita. Ganda niya, guys. Ayan siya. Ayan na siya. Yung aking printer. Nasa ibabaw na. Ayan. Nakaayos na yung ating live setup. Ayan, di ba? Ang ganda. Ganda siya, guys. Sturdy naman siya. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakalagay ko ng bracket. Hindi ko alam kung tama yung pagkakalagay ko ng bracket. Eh. Kasi ganyan yung ginawa ko. So, ayan. Ayan, naayos na natin yung ating setup. So, guys, yan yung ating setup. Red table siya. Ayan. Ganda, no? Kaayos na siya. So, yun ako mahirapan. Dito na yung printer natin. Hindi na ako yuyok masyado pag magpiprint. Yun na siya. Mas maayos na kasi may space na sa baba. So, hindi na bubunggo yung tuhod ko kapag nagawa ako ng mga videos at nag-i-edit ako ng videos. Sa ilalim, wala na ako mailagay. Nandiyan yung mga boxes ko. Ito, hindi ko alam kung tama pagkakagawa ko. Nagilob yung bracket. Pero, yun naman siya mauga. So, yun siya, guys. Maganda naman siya. Maayos ng aking table. So, yun siya. Next project, ang ating chair. Yan, papalitan natin yan. So, yun na lang mga kablabobs. We're done setting up our table from RYT Desk na na-order ko from Lazada. I recommend this table kasi malapad siya. It can occupy 2 or 3 laptops. And also, it has 3 shelves na pwede nyo paglagyan ng iba pang gamit. Just like me, nilagay ko yung aking printer sa ibabaw. Ito, pwede pa maglagay dito ng ibang gamit. Say for example, mga papers for bond paper or bond papers for your printing. So, hindi ka na patayo-tayo kung saan ka pupunta. At the same time, meron pang 2 shelves sa baba. You can also put there some things and accessories. And malawak yung table, malapad siya. Kasya naman yung laptop. Okay, hindi naman siya ganun kakitid kung hindi naman kayo masyadong gagamit ng space. Okay? Mahaba siya. Kasya dito yung 2 laptop. Okay, pwede kayong magsabay gumawa ng kaibigan mo or pwede kayong magsabay ng jowa mo. Kaya mo computer kayo nasabay, pwede naman. Pero kung personal computer ang gagamitin ninyo, might as well it would occupy the whole space. Kasi meron kayong CPU, meron kayong computer, and may keyboard pa. So, sakto na siya kung meron kayong personal computer na gagamitin. Pero kung laptop, kasya siya ng 2. So, na-setup ko na yung aking sound card, laptop, and speakers, and other Bluetooth speakers ko dito. Para sa aking Vlabog Nights with Sir J. Kaya okay na okay siya sa akin. Nung una, hindi ko akala na siya, matibay. Kasi habang binubuo ko siya, mayanig. Nauuga-uga siya. Sabi ko parang, parang hindi siya sturdy. So parang sabi ko, parang hindi siya magiging matibay. Eh, magalaw pa naman ako sa table minsan. Pero nung nilalagay ko na yung bracket, yan, yung mga bracket na yan. So, nilagay ko na yung mga bracket, naging ano na siya, naging matibay na siya. Okay, so, I highly recommend this brand and this table kung naghahanap kayo ng computer table, lalo na sa mga nag-work from home and nag-distance learning sa mga estudyante, sa mga anak ninyo, pwede nyo siyang bilhin. Ang mahirap lang dito gawin is yung nuts and bolts niya, maliliit. So, if I were you, ask for someone na tulungan kayo. Kasi nung ginawa ko to, alas umabot ako ng 3 oras. Well, we have a problem also kasi hindi kompleto yung gamit ko. They just have a screwdriver and pliers. So, hindi naman suitable yung pliers. Dapat talaga wrenches yung gamitin niyo. So, maliliit yung nuts and bolts niya. So, yun lang naman. Pero madali siyang gawin kung talagang handy kayo when it comes to this kind of things or you are actually handy when it comes to building up something like table, chairs. So, mabilis siyang gawin kung talagang sanay ka na.
Pero kung first timer mo, tulad ko, first time ko magbuo ng ganito, nahirapan ako sa maliliit yung nuts and bolts. However, pag binubuo mo na siya, eventually, it would only take you for an hour kung talagang magaling ka. Pero kung talagang baguhan ka tulad ko, 3 hours ang inabot sa akin. Ang hirap kasi, wala akong gamit masyado. So, ang ginawa ko lang, kung wala kayong wrenches, pliers, ang gagawin nyo, sa likod habang ini-screw nyo to, ang mangyayari, iniipit mo ng pliers sa likod, yung ano niya, yung nuts. Okay, so, nahihirapan ka. Unlike kapag meron kang wrenches, mabilis lang siya. Eh, wala tayong wrenches, wala tayong gamit na ganun. Ang ginawa ko na lang, pliers na lang. So, habang iniipit ko yung nasa likod niya, ini-screwdriver ko naman yung sa harap. Medyo mahirap kasi maliliit yung nuts and bolts. Paulit-ulit na ako, di ba? Mahirap siya kasi maliliit yung nuts and bolts. However, ask for someone to help you. Mabilis na lang yung gagawin ninyo kasi may tagahawak ka na, may tagasis ka. Tapos ikaw na lang yung mag-iipit ng screws. And ikaw na lang yung mag-iipit ng screwdriver. So, yun. Maganda naman yung table. Hopefully, tumagal siya. Like, actually, it's metal. Okay, metal siya. Kaya medyo mabigat siya. Hindi siya mabubuhat na isang bata. So, might as well, adult yun dapat magbuhat at maggalaw-galaw ng table kung i-reposition niyo siya o ilipat-lipat niyo siya ng lugar. Now, about the packaging of Lazada, 5 star? May 10 ba? 5 star pa rin ibibigay ko kasi naka-bubble wrap siya. Tapos sa loob ng bubble wrap na box ng RYT desk ay naka-plastic pa yung loob. Naka-plastic yung bawat ito, yung bawat shelves, yung table, yung stand niya, yan naka-plastic. Tapos, at the same time, meron naman siyang manual. May manual siyang kasama. So, pinakita ko naman siya nung binubuo ko siya. However, yung nuts and bolts niya ay saktong-sakto. As in sakto, walang sobra. Sana man lang may pasobra sila kasi kung mawalan ka ng isang screw or ng isang nuts, wala na. Hindi mo siya mabubuo na maayos. Okay? Medyo shaky siya kung nagkataw. Especially, last mo pang ilalagay itong mga to, yung bracket. Etong part na to yung importante. So, kung wala yung nuts and bolts, might as well shaky yung table. So, ang suggestion ko siguro sa store or sa shop na yun, na-extrahan nyo naman ng nuts and bolts. You know, siguro ganun kamahal ang nuts and bolts when it comes to the cost of the product. So, dagdagan nyo lang siguro ng at least sobra ng 5, pwede na yun. Kasi sobrang sakto, as in sakto lang talaga yung nuts and bolts. Kung nawalan pala ako ng isa, wala na, hindi ko mabubuo na maayos yung huling part nito. Ito pa naman yung huli kong nilagay. So, ang gagawin ko, magkakalas pa ako sa ibang parts just to make sure na makabit ko yung bracket. So, yun lang naman yung downside ng brand na ito. Hopefully, makita ng shop yung review ko and also make an improvement when it comes to packaging ng kanilang nuts and bolts. Masobrahan nyo kahit 5 set kasi mahirap na mawalan. Kasi pag nawalan ng isa, wala na. Hindi na nyo mabubuo na maayos yung kanyang table. Okay, but overall, I can say that the table is good. It's highly recommended. 5 stars sa packaging, 5 stars sa quality, at 5 stars din sa handling ng product. 5 stars din sa handling ng product. Actually, nagulat ako kasi ang presyo dapat niya is $1,899. However, hindi ko pala naalala na meron siyang delivery fee. So, shipping fee. So, might as well, it would be around 100 plus lang. So, from 1,899 naging 2,070. So, yun ang naging price ng table na to. But compared to wooden and compared to tables na talagang mabibigat, mahal kasi na sila, nagre-range na sila sa 3,000 to 4,000. Okay, pinakamura yata nakita ko is 3,500. So, hindi ka naman kailangan ng mahal na table, especially kung wooden siya. Gusto ko kasi na gagalaw-galaw ko yung table. Okay? So, yun lang naman yung ating unboxing for this vlog. Hopefully, magustuhan ninyo yung table pag kayo na yung bumili. And it comes with 2 varieties. It has black and it has red.
So sa akin red yung gusto ko kasi nga puro black na yung aking equipment. So pag nilagay ko sila, yun na maging stand up, hindi na makikita yung aking mga equipment. So if you would like to order, you can order it from the link that I'll be indicating sa description box. You can just check on the shop from Lazada and you can order your own table if you'll be needing this for online tutorial, if you would like to have work from home, or if you have children who are actually studying at home, okay, dahil distance learning tayo ngayon, I highly recommend this table. Sa mga kabulabog, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At the same time, sa lahat ng nagustuhan ng video na ito, if this is the first time nanood kayo ng vlog ko, please hit the like button, comment, and then share. And also subscribe to my channel, Hula Vlogs by Sir Jason. And also click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga uploads. Sa mga kabulabogs, kung gusto nyo ma-shoutout ko kayo sa next vlog natin, please comment down, hashtag BVShout. And isi-shoutout kita sa ating next vlog. Sa mga kabulabog, maraming maraming salamat sa nanood at nagtitiwala. Always remember, ang buhay ay dapat naging swak. Still with the kicks. Saktong lungkot, saktong saya, saktong hirap, saktong ginawa sa buhay. Gawin mong light ang lahat. Swak lang. Bye-bye mga kabulabogs.